another illustration. Ito naman ay another non-trading security. So kapag non-trading security, siya ay financial asset at fair value through OCI, lalo na kung inelect siya ng company na yung changes niya will go to the OCI. Okay? Yung English ko, minsan mali yung grammar. Pagpasensyahan nyo na. So, yung yan. So, to record, wala naman siyang cost, transaction cost. So, yung kung ano yung cost niyan, pagkakabili, acquisition cost will be the initial measurement. No, end of the first year, naging 1.8 siya. So, without looking here, dapat pala nilagyan ko ng cover. So, sa cover nyo yan, alam nyo na na ang entry is meron kayong debit na loss, tapos babawasan nyo yung financial asset kasi diba from 2M to 1.8. Okay? Yung difference na yun, yung 200,000, yun yung amount mo for that entry. Tapos yung loss, please see to it na hindi mo pa siya nabebenta, kaya siya ay unrealized loss. Tapos, ang dash niya, since inelect ng company siya ay OCI, plus non-trading security pa siya, diretso siya sa OCI, dash OCI. Lumalabas na, yun nga, deduction to the component ng financial asset at fair value through profit or loss. Through OCI. FVTO, TOCI. Yan. So, sunod, suppose nung second year at the end of the reporting period naging 1.3. So kung siya ay 1.3, dati siyang 1.8, ang difference niya is without looking on the book, parang kung ano yung discussion kanina, ano ang kanyang difference is 500,000. 500,000 is another loss. Okay? So, ang iyong total OCI as of that second year, total unrealized loss na is 300 plus 500 is 200 plus 500. 700,000. Okay? So, yung 700,000 na yon, magre-reflect siya sa changes in equity. Pero, magre-reflect lamang for the second year is yung current loss mo, yung 500,000. Tapos, ang magre-reflect sa financial position mo under ng financial asset, OCI, will be the 1,300,000 kasi yan na yung carrying amount. Okay. Sale of equity investment. Ngayon, bebenta na daw siya. Okay. Binenta siya ng 1.2. Bago siya ibinenta, ang carrying amount niya ay 1.3. So, merong another loss na 100,000. Okay? Yung 100,000 na loan, si siya ay nabenta na, diretso siya sa retained earnings. Kasi siya ay fair value o si high. Hindi siya gain or loss in sale of financial instrument. So, ang cash na receive is 1.2. Tapos, ang balance nung OCI as of the beginning of 2022 is 1.3. Yung balance nila is diretso sa retained earnings. Tapos, magko-close tayo sa retained earnings nung OCI ng 2 years nung nakalutang. Okay? Yung nakalutang na yon na 200 tsaka yung 500,000, na siya ay naka-credit, naka-debit siya na unrealized loss OCI, ang gagawin mo, i-credit mo yung unrealized loss OCI. So, ito yung una mong magiging entry. Credit mo siya. Declose na yung loss mo, loss OCI. Ngayon, ibabangga mo siya sa retained earnings. So, yung retained earnings, automatically, yan yung isusulat mo. Na siya ay, since siya ay debit side, so 700,000.
So, yung total loss on disposal is 800,000 for the July 1, 2022. Ang total loss is computed yung 2 million niya na cost, acquisition cost, minus yung 1,200,000 na selling price. So, meron kang lugi na 800,000. 800,000 nga yung lugi mo. Nasa 800,000 na yon, ang 200,000 is for the first year, 500,000 is ng second year, tapos yung 100,000 na loss was incurred on the day na binenta mo yung financial asset. Yan. So, another illustration uli na not qualifying for trading, pero siya ay merong components, okay? So, OCI pa din. Sinabi sa problem na OCI. Kapag may problem na ganyan, tingnan nyo agad yung statement. Siya ba ay qualified as trading? Tapos, paano siya inelect for measurement? So, meron tayong 6 million siya nabili. Ang market value niya ng 31 is 6.6. Meron tayong unrealized gain na 600,000. So, same entry katulad kanina. Kung nabenta natin yung unang security for 1.4, ang balance niya daw nung una ay 1.1. So, meron tayong 300,000 na gain. Madali na maintindihin kasi, di ba, nabenta natin siya ng 1.4. Ang value niya is 1.1. Meron tayong gain na 300. Tapos, tandaan nyo, kapag OCI, managbenta ka, tatanungin mo agad, meron kaya akong balance sa unrealized gain or loss, OCI, pertaining to the security. So, balikan mo ito. So, noong year 1, meron kang balance na 100,000 na gain. I-close mo siya. So, since siya ay credit mo, kasi unrealized gain, i-debit mo siya. I-debit mo siya. Yan, i-debit mo. Tapos, saka mo isulat yung retained earnings. So, totality ng pagkakabenta mo is 300 tsaka 100. So, yung totality na ginagawa ko din, pwede mo din siyang gawing for checking. No, kasi ma-check mo na tama yung ginawa mo, na yung retained earnings mo from the proceeds, yung recording ng proceeds, saka yung closing ng mga previous OCI, kapag bumalansi siya sa selling price minus acquisition cost. So, medyo tama yung iyong ginagawa all throughout the years. Suppose this is the remaining values na. So, merong additional unrealized gain. So, entry mo ulit ito, unrealized gain, OCI, credit, tapos debit mo ang financial asset. Madali lang yan pag inuutay-utayin mo talaga. Makapal to sa book, tapos sunod-sunod yung illustration. Pero pag inisa-isa mo, kakayanin naman. Yan. Unrealized gain is always the difference between original cost and the current market value. Yan. Tamo. Parang barkada lang. Yung cumulative unrealized gain, ibig sabihin, magkano na yung gains mo or loss, unrealized gain or loss, from the beginning as of this year. Para siya accumulated depreciation, accumulated impairment loss. Yung cumulated na yan, tinatanong siya sa problems kasi nagiging component siya ng statement of changes in equity. Pero kapag tinanong yung how much is the unrealized gain on this year, December 31, so 600. Pag tinanong how much is the cumulative unrealized gain, yan. 1,250. Yung 1,250 is makukuha natin
6,250 ito minus, kasi dalawa na lang, di ba? Minus mo sa 5M. Okay, balikan natin. Di ba nabenta na si Security A? So, without referring to this computation, pwede na ang pag-compute natin dyan is magkano ba yung market value ng remaining financial asset, so 6,250. Now, magkano yung acquisition cost sa kanya? Since nabenta na si A, we will be adding 2M and tsaka 3M, kaya siya ay 5M. Ibabangga mo sa 6,250. Yan yung cumulative unrealized gain. Gain siya kasi fair value mas mataas. Without considering this compute. Ito naman kasi computation mo, kapag ginawa mo yung T account, lalabas yan. Ayan. Ito pala yung sinasabi ko. Yung pangalawa. Impairment, yung para siyang, since yan ay non-trading, tapos hawak siya for several periods, the management can check if the asset is impaired. It is not necessary to assess financial asset measured at fair value through profit or loss and equity investment measured at fair value through OCI for impairment. All gains and losses are either presented in profit or loss depending on whether the election of since direkta na kasi siya nire-record at fair value, hindi na kailangan i-impairment loss, i-check for impairment loss. Kasi 'di ba yung impairment loss sa PPE, yung diniscuss natin, na-discuss ko. Kaya siya na-impair kasi chine-check yung value in use, yung revaluation amount niya compare sa fair value. Doon chine-check yung impairment loss. Eh ito, since direktang recording tayo ng fair value, hindi laging subject yung equity investment or trading securities sa impairment. Impairment ng debt investment. Debt investment can be measured at amortized cost or at amortized or at fair value through OCI. That an entity, the standard provides that an entity shall measure the loss allowances for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit loss of a credit risk on the financial instrument has increased if pala yun. Off ang basa ko. If the credit risk of the financial instrument has increased significantly since initial recognition. Ayan, credit loss is the present value of all cash shortflows. Kailan tayo nag present value? Yung sa loan, 'di ba, kapag yung loan hindi na babayaran, bawa ay nagpautang tayo tapos sabi nung umutang sa atin, naku, ay hindi kita mababayaran for 2 years, hindi mo makakapag-installment. On the third year pa, saka uli ako mag-start. Pero pwede ba wala na ang interest para man lang mabalik ko yung pera, utay-utay. So yun, impairment yun kasi you're expecting to receive cash flow for the succeeding 2 years. Pero hindi ka makaka-receive. Tapos hindi mo pa ma-receive yung interest. Yan. Yung shortfalls, yung mga cash na hindi mo na-receive agad-agad. Or hindi mo na-receive na talaga. Ayan, okay. Bakit may...
end na ata ito. Definition of investment. Investments are assets held by an entity for the accretion of wealth. Ayan. Yung accretion of wealth, basahin ko muna, through distribution such as interest, royalties, dividends, and rentals, for capital appreciation or for other benefits to the investing entity such as those obtained through trading relationship. Accretion of wealth. Kaya ka nag-i-invest para merong return or kumita yung investment mo. Na kaya gusto mong kumita, gusto mong tumaas yung iyong yaman. So, yaman is wealth, accretion is pataas. Hindi ka naman mag-i-invest sa paluging company, di ba? Unless, naaawa ka lang na, oh, ito, sige, mag-i-invest ako sa'yo. Pero be sure na, by the end of 2 years, 3 years, net income na yung iyong financial statement. Parang ganun. Tapos, yung interest, so normally yung interest sa mga debt securities, ang royalties, parang sa mga intangible assets yan, lalo yung mga copyrights, dividends, stocks, sa stocks yan manggagaling, kasi yung return of investments ng mga stockholders, rentals, sa mga investment properties, kung siya ay, minsan meron kasing rental na matitingnan, yung mga lease na for finance or operating lease, or for capital appreciation. Usually ang capital appreciation ay ibig sabihin pinapataas mo yung value ng capitalized financial instrument mo or investment mo. Saka mo siya ibebenta uli. And for other benefits. And financial instrument is defined by the standard as financial instruments as any contract that gives rise to a financial asset of one entity and the financial liability or an equity instrument on another entity. So, kaya sa financial asset, kay Company A, kay Company B. Si Company A bumili ng stocks kay Company B. So, ang lumabas, merong financial asset, si A, tapos si tumaas yung asset ni A. Si B, tumaas yung issued shares niya. Okay? So, sa equity instrument siya. Dun sa another entity. Yun yun. Another thing, di ba, dalawa yan. Kapag debt security or debt instrument, si Company A bumili ng bonds kay Company B. So, si Company A, tumaas yung kanyang asset. Si Company B, tumaas yung kanyang liability. So, financial liability and financial asset. Financial asset at fair value. Yan. So, trading securities, tapos through profit or loss, or all other investment quoted equity instrument. Initial measurement, initial measurement, basta initial measurement kapag trading securities, hindi kasama ang transaction cost. Kapag siya ay OCI, kasama na yung transaction cost. Yan. Aha. Subsequent measurement. Ang subsequent measurement is the fair value. Mali ata ito. Ang initial measurement. Usually naman kung ano yung kapag kasi nagbebentahan, kung ano yung fair value, yun din yung ibinabayad ng buyer. Kaya siguro naka-fair value to nung nilagay ko. Ang importante lang is yun nga, yung transaction ko sa OCI is capitalizable. And subsequent measurement is the fair value. Ito yung changes in fair value. So, subsequent year, every period, nagre-remeasurement. So, pag nire-measure natin, yung profit or loss, yung gain or loss niya, kapag true profit or loss, nakalagay naman profit or loss.
Kapag through OCI siya, or equity. Ito kasing profit or loss, papasok muna siya sa other income. Diba, yun ay revenue, cost of goods sold, cost of sales na lang. Revenue, cost of sales, tapos gross profit. Sa baba nun is general administrative expenses, less mo yun. Ang total nun is gross profit, net profit. Net profit pa. Tapos i-add or ilaless mo yung other income or other losses na hindi directly related sa ordinary course ng business. So, yun yun, yung TPL, ito yun. Hindi kasi, yung ano kasi, yung investment, itong financial instrument, hindi siya in the ordinary course of business. So, papasok siya doon sa after pa ng net profit. So, kapag in-add or niless mo yung other income or loss, ang total mo na is net income. So, saka mo pa yung net income ipapasok sa retained earnings. Ito naman, si OCI, ang presentation niya, minsan, pwede siya sa presentation sa baba, sa kababa-babaan ng income statement. Kapag ang nakalagay sa taas is statement of comprehensive income. Yun. Pero kung ayaw mo naman mahalo, pwede mo siyang idirekta sa statement of retained earnings, as said earlier, na hindi kasi nga siya nako-close. Diba? Hindi yan nako-close katulad ng mga accounts na nasa income statement of or statement of financial performance. So, nasa retained earnings yung iyong current change sa OCI. Pero yung cumulative change mo is nasa retained earnings ng financial position. Yan. Business model maybe to hold in order for realize fair value changes. Yan yung fair value or to collect contractual cash flow. Yung to collect contractual cash flow, yan yung amortized cost. Yan na yung ginagamit natin sa mga utang. Diba? Yung napag-aralan natin is a loan receivable, sa note receivable, nag-amortize tayo. Kapag mag-reclassify, hindi na natin kinoconsider yung previous measurements. No. Parang ano siya, change in estimate lang, prospectively. Parang, kumbaga sa PPE, kung na-watch nyo na yung discussions doon, ano siya, hindi mo na, kukunin mo yung carrying amount ngayon, tapos doon ka mag-start ng pag-divide sa bagong useful life ng asset. Kapag from fair value to amortized cost, beginning of the next period, from amortized to fair value, gain or reclassify. So, pag-aaralan pa natin to, kasi ang chapter, naisama ko lang siguro, end na. Okay, so, end. Next chapter.